Kamusta mga boss? Bago natin simulan, simulan na natin. Wala nang intro. Nagbabalik ulit tayo mga boss. Isang magandang araw sa ating lahat mga boss. Isang panibagong video ulit tayo ngayon mga boss. Video tutorial mga boss. Ano nga ba ang ituturo natin ngayon? Ang ituturo natin ngayon mga boss ay kung paano nga ba mare-remove natin yung copyright claim. Paano natin alisin yung copyright claim sa ating mga video mga boss? Ito yung madalas na problema natin mga boss, lalong-lalo na yung mga music na background music na ina-upload natin. Yun ang kadalasan na ka-copyright claim. So ngayon mga boss, ituturo ko sa inyo mga boss kung paano alisin yung copyright claim. Dapat mo itong malaman mga boss, lalo na kung ikaw ay kakasimula mo pa lang sa pag-vlog. Kaya kung interesado ka mga boss, panoorin nyo yung video hanggang sa dulo. At mga importante kong sasabihin mga boss. Disclaimer muna tayo mga boss ha. Ilalagay ko lang sa description mga boss. Basahin nyo lang po. So tuloy tayo. Panoorin nyo rin hanggang sa dulo mga boss. May ibibigay akong tip kung paano nga ba mariremove yung copyright kahit hindi na imi-mute yung video. So ngayon mga boss, andito na tayo sa browser natin mga boss ha. Ang gagamitin ko mga boss ay Google Chrome po. Pero pwede nyo rin gamitin kahit anong browser na gusto nyo gamitin mga boss. So i-open natin na ito. Dapat next step is nakalagin ito sa account natin mga boss ha. Sa Google, so, yung sa YouTube account natin mga boss. Dapat nakalagin siya. So sa akin is nakalagin ito siya. And then ito sa gilid, i-press natin ito. Tapos piliin natin yung desktop site. Ito sa akin, naka-desktop site na siya mga boss. So, automatic na siya mga boss. Dapat i-check nyo yan mga boss. So, ngayon, punta tayo sa YouTube. YouTube.com. Yun boss, YouTube.com mga boss. So, i-open natin yan mga boss. So, andito na tayo sa homepage natin. Sa ating YouTube. So, ang gagawin natin, next step, i-press natin itong icon. Picture ang profile picture natin sa YouTube. I-click natin ito. And next ay punta tayo sa YouTube Studio. Piliin natin yung YouTube Studio mga boss. Ito mga boss, itong pang tatlo. So YouTube Studio, press natin. So dediretso yan sa studio natin mga boss. After nyo makapasok sa studio mga boss, sa homepage mga boss, punta kayo dito sa video. Hindi ko na ipapress yung homepage mga boss kasi medyo private yan mga boss. So dito tayo sa video section mga boss. So dito may copyright claim ako, kaka-upload ko lang nito. So ito yung i-example ko sa inyo ngayon mga boss. May copyright claim siya, so ineligible mga boss. So pwede din natin i-press itong filter nasa gilid yan. After natin ma-press yan, pwede din at natin i-press natin yung copyright claims. Para makita natin lahat mga boss kung ilan ang copyright claims natin mga boss. So dito sa akin, ang copyright claim ay isang video lamang. So itong isang video natin ang example ko sa inyo. So ang video na ito ay isang TikTok. Kaya na madalas naka-copyright claim. So ang ginawa ko dito, siguro music ko dito ang naka-copyright. So, i-click natin itong copyright claim. Ito. Copyright claim. And then, after nyan, i-click natin yung see details. See details mga boss. Ayan. So, andito tayo sa copyright summary status. So, dito na yun mga boss. Mobile phone gamit ko mga boss ha. So, ito yun. Ito yung paraan ng pag-edit ng video. So dito mga boss ay ang copyright claim niya ay music. O ang music ay nasa bandang 36 seconds until 52 seconds. Kasi ito yung naka-copyright mga boss. Sa music po ito kasi TikTok ito mga boss eh. So ang gagawin natin, i-press natin itong select action. Okay? And then may pagpipilian tayo dito mga boss. Ito trim out segment. Trim out segment mga boss ay ikakat natin yung video na naka-copyright claim. Yung ito yung 36 to 52 seconds. Makakat yan mga boss kung yun ang pipiliin ninyo.
So mawawala yan sa video. Pwede rin replace song mga boss. So kung i-press natin yung itong replace song, mapupunta tayo sa mga sa YouTube library mga boss. So pwede kayong pumili dyan ng mga kanta na gusto nyo, kung gusto nyo palitan yung copyright claim. Pero sa akin mga boss ay hindi ko na lang papalitan ng kanta, no? Dito mga boss, marami silang music dito. So sa akin hindi ko to masyadong ginagamit eh. Kaya it's up to you na rin mga boss kung gusto nyo palitan yung kanta. Kasi may iba na yung kanta sa video mga boss eh. So babalik na lang ako. Pangatlo mga boss ay itong mute song. So yung kanina trim out segment, replay song. Sa pangatlo tayo yung mute song. So dito mga boss, dalawang music na yung naka-copyright dito. Dalawang segment na automatic ah. So ito kanina yung una la is 36 seconds until 1 minute. Ngayon dalawa na. So, mga boss, pwede niyo tong i-mute. Pwede niyo piliin itong mute song mga boss. Ma-mute yang naka-copyright mga boss. Kita niyo na nga square mga boss. Yang part na yan is mari-remove yung music mga boss. So mawawala yung music kung ipipiliin niyo itong mute song. Pero kung itong mute all sound, ang mangyayari ay maaalis. Mawawala yung kanta, lahat ng music sa video na ito mga boss. So kung gusto mo mga boss, ito na lang mute song only. Kasi yung part lang na copyright ang mariremove. So lastly mga boss, meron din siyang dispute mga boss, ay ito na rin yung ito yung magse-send kayo ng report na may rights ba kayo sa music na yon, or yung music na yon ay example ay hindi copyrighted or mali ang pagbigay sa inyo ng copyright. Pwede niyo siyang i-dispute mga boss. Pwede niyo siyang i-send sa YouTube para ma-remove itong copyright claim mga boss. Pero sa akin mga boss, hindi ko na ito ginagawa kasi pipiliin ko dito mga boss ay wala akong pipiliin. Hindi ko i-trim out, hindi ko i-replace song. Wala akong pipiliin mga boss. Anong gagawin ko? So ang gagawin ko mga boss ay i-delete ko yung video. I-delete ko yung video mga boss and then i-upload ko ulit mga boss. I-upload ko ulit yung video, i-delete ko tapos i-upload ko. Yung video ay i-edit ko. So ito yung video kanina boss, no? Yung yun nga sinabi ko, hindi ko na lang i-mute yon, i-delete ko siya tapos i-edit, i-re-edit ko itong video. So ang gagawin ko ngayon, 'di ba yung kanina ay ang time na copyright siya is from 36 seconds until 107. So from this part mga boss until 107 to 36 seconds. So ang gagawin ko dito, i-extract audio ko ito mga boss. I-edit ko yung music nito mga boss, yung audio. Extract audio. So i-edit ko siya mga boss. So ito yung music niya mga boss, no? So anong gagawin ko dito? Gagawin ko dito is kakat mga boss. Cut. And then siguro mga bigyan ko ng gap ng 1 seconds. And then dito ikakat ko din. Ito ganito. Tapos next is kakat ko rin mga boss. Ito. I-cut ko rin siya mga boss. So bigyan ko siya ng gap ng at least 1 seconds para at least ang purpose ko nito mga boss, para pag-upload ko makakalusot yung copyright claim, hindi siya makiklaim ulit kasi na-edit ko na yung audio na. Kinakat-cut ko na siya. Kumbaga, paputol-putol. Play natin. So yung audio lang mga boss, no, ang kinakat-cut ko dito, hindi yung video.
Tapos yung isa ay ano ba yun? From 2.1 until to 12 minutes. Dito saan yun? 2.1 dito. Ah, ito. Ganito pa rin. Kagaya kanina. Ah, ganun pa rin mga boss. Extract audio. Tapos i-edit ko rin yung audio niya. Yun nga. I-cut ko. Cut. Cut. And then, bigyan ko siya ng gap. So, yun mga boss. So, ito i-save ko na mga boss. And then, kapag in-upload ko ito ulit mga boss, kapag na-copyright ulit, ay i-delete ko naman boss. So, magana naman siya sa akin mga boss na yung ibang music, kaya hindi siya naka-copyright claim, bigyan ko na lang kayo ng tip. Kasi, ito hindi siya naka-copyright claim. Yung music niya. Kasi ang ginawa ko dito mga boss ay binago ko yung, itong pang-edit ko mga boss ay kinemaster kasi ito mga boss. Hindi ako sure kung tama yung pag-pronounce ko. Kasi dito sa Kinemaster, meron siyang voice changer. So, in-edit ko siya. Ginawa ko siyang chipmunk para yung original music ay mabago siya. Diba? Pinalitan ko siya mga boss. Para pagka-upload ay iba na yung music. So, yun mga boss, no? Sana may natutunan kayo sa video natin sa tips ko mga boss. Pwede nyo i-apply sa... Pwede nyo itong gawin o pwede rin hindi mga boss, nasa sa inyo ron. So, sa akin lang ay isi-share ko sa inyo mga boss. So yun mga boss, no? Sana may natutunan kayo sa video natin ito. Sana may natutunan kayo sa tips ko mga boss. Pero kung may tanong ko kayo mga boss, i-comment nyo na lang mga boss. Re-replyan ko yan. Asahan nyo mga boss. Sipag ako mag-reply mga boss. So i-comment nyo na lang po. So yun mga boss, no? Salamat sa panonood. Mag-like and subscribe ka boss para updated ka sa mga tips natin. See you next video mga boss. Salamat.